Hello guys, good morning. Ngayon naman tuturo natin pag-assemble ha, aging, kasi may customer kami ngayon. Nagtatanong kung paano daw i-assemble kasi nahihirapan sila mag-assemble. Pinatala kasi namin yung makina sa probinsya. Ngayon, na-assemble nila, nahihirapan sila. Kaya itong video na ito, sisend natin sa kanila. Ayan. Para madali sila mag-assemble, ganito dapat gawin nila. Ayan, step by step po tayo. Ayan po si Boss Andrew namin. Ayan. Ito po yung brace. Ayan o. Oh. Ayan. Ang kinakabit niya na po yung mga tornilyo. Ayan. Papalam po yung paa. Pantay na pantay na, wala nang siko. Pantay na pantay. Kaso walang isang tornilyo. Nawawala isang tornilyo. Asan? Ayun. Tatago lang pala eh. Tatago lang. O, bali yan po. Naikabit niya na yung brace. Ayan, naikabit na yung brace. Ayan ha. Ayan naman, kakabit niya naman po yung pedal. Ay. Ayan. Nakabit niya na yung, ano, yung pinaka holder ng pedal natin. Yan po ha. Bali pag pang-aging po, yung big pedal natin nasa bandang right side po. Ayan. Nakabit na ni Boss Andrew. Bali, ayan po, naikabit niya na po yung big pedal. Ngayon, kakabit niya yung pedal bracket. Boss, dito yan sa kabila. Ayan. Ayan. Nalilito na si Boss Andrew. Apo, dito po natin kinakabit yung pitman rod. Ayan, nigpitan na ni Boss Andrew. Ayan po, bali na ikabit niya na yung big pedal, kakabit niya naman yung small pedal. Kasi sa aging, dalawa pedal niyan. Isang big pedal, tsaka isang small pedal. Itong small pedal, para naman to sa kadena. Sa pag-angat ng put ng aging natin. Ayan, kinakabit na ni Boss Andrew. Tapos yan, ano niya na yung tornilyo, higpitan. Nalagyan niya na yung tornilyo. Bali yung sinukat niya palang kung sakto yung sa mga butas. Apo, bali yung gamit niya pong yabi dyan is size 14. Kung meron po kayong yabing 14. Yan po yun. Ayan. Ang gamit niya na. At tinotornilyo na po ni Boss Andrew. Pwede yan. Bali, bago magkubaw, Santa Ana, pwede naman. O ano, kubaw muna, Santa Ana, tapos diretso alabang. Po, second step, kakabit niya na yung pedal. Ito na po yung pedal. Ayun, pedal.
Mas maganda kasi yung ganyan nakataw para hindi ka mahirapang magkabit. Kita nyo na. Uy, kumain ka na, bro. Busog pa ako sa mami. Busog pa daw siya sa mami. Pinakain siya ni daddy. Yung mami kasi kami ni kuya kanina eh. Maga-maga, basit kami kinapun ng mga makin eh. Wala na kami ng kabit niya na. Bali, ang tornilyo nandito is bali apat, kabilaan dalawa-dalawa. Ay, kung makikita nyo dyan sa mga tornilyo nyo dyan, may mahabang tornilyo. Para dito po yan. Yan sa pedal na yan. Apo, yan na po yung stand natin. Bali, buo na siya. Ang second step natin is yung sa lamesa. Ayan, kukuha na si Boss Andrew ng lamesa. Ito po. Yan po yung lamesa natin ng aging siruba. Ayan. Ngayon, ang gagawin niya, ikakabit niya na yung motor. Bali, ayan po yung motor natin. Bago po yan, nakabox pa. Kasi di po kami nagkakabit ng mga second hand na motor ngayon. Puro bago po yung kaha namin. Para hindi po kami masira sa customer. Ayan. Bali, ayan po yung motor bolts. Diyan po ano yung motor ikakabit. Ayan. Bali, yan. Ano ni Boss Andrew yan? Pupukpukin ng martilyo yan. Martilyo, hindi kamay. Sabi ko dito, martilyo. Ayan, yan, minamartilyo niya na. Ayan. Yan, babaligtad natin. Babaligtad rin natin siya. Kasi kakabit na natin yung motor. Ayan. Yan po yung motor natin. Tapos ito naman yung tinatawag natin motor shoes. Dito natin yan lalagay. Ayan dito. Ayan. Motor shoes. Motor shoes. Bali, yan po motor shoes na yan. Tatlo po yan. Ayan. Saan natin sasalpak dito? Sa tornilyo. Ayan. Sasalpak na siya. Tapos, tutornilyo na lang natin yan. Para hindi kayo mahirapang magkabit na motor, kailangan nakataob yung mga ano mo yan, ganyan, pag mag-assemble. Ngayon, niigpitan na lang natin yan. Ganun pa rin po, size 14 po yung yabing ginagamit natin dyan. Wala po tayong yabe, pwede po yung katala, vice grip, or plies. Higpitan lang po natin ng maigi kasi baka habang nananahi tayo, nalalaglag na pala yung motor, mabagsakan pa yung paa natin. Okay. Okay. Natin yung motor ngayon, ikakabit naman natin yung switch. Ayan po yung switch.
Tutornilyo. Yan, tutornilyo na po ni Boss Andrew yan. Bali, dalawa po yung kabilaan. Yan. Yan naman sa kabila. Na-ignite na natin switch. Ngayon, lalagyan natin ito ng staple wire. Ililinya natin. Yan po. Bali, yan. Kakabitan yan ng staple wire. Gilid natin ng konti para hindi ito tamaan ng belt. Ayan. Kinabit na natin yung makina. Natin nilalagyan yung staple wire para po hindi nakalaylay yung cord natin. Ayan. Bale, yan na po. Tapos na po tayo sa motor. Kakabit naman natin yung base po ng aging. Ayan. Dito naman natin yung kakabit. Ngayon po, kakabit na po natin yung base. Ito. Ito po yung mga bolts niya. Ayan. Pupukpukin natin ang martilyo yan. Tapos, babaligtad ulit natin yan. Ayan. Ano po, binabaligtad po ng aming kasama. Tapos, lalagyan natin siya ng spacer. Ito. Ito yung nasa ilalim to ng base. Ayan dito. Saan natin papatay yung base dyan. Ayan. Bali, natin ipapatong yung base. Ito. Lalagyan natin ng goma para hindi mag-vibrate. Yung pin na rin. Bali, apat po ito. Tapos, pangigpit natin allen wrench. Malinipitan niya yung tornilyo dyan. Apat kasi yan eh. Yan, apat yan. Tapos yan, kakabit na natin yung weight. Kumbaga na ikabit na natin yung base. Ito naman alulod. Kakabit naman natin dito yung waist chute. Tutornilyo natin yan dyan. Hindi, hindi ako. Gusto mo lagyan natin yung sticker para mukhang... Ayan. Ito yung tornilyo niya. Ayan. Ayan yung sticker lang. Wood screw. Try mo. So, marami na ito. Yan, bali medyo pumuti po yung nag-i-screw natin kanina yung maitim. Ayan. Apo si kanina si Andrew, ngayon si ano naman to Wilson. Manager ng tao. Manager po ng tao daw. Okay, bali yan po. Kabitan na natin ang paa. 50 lang. 50 plus ba 'yon? 50 lang. Hindi kasi ano eh, 45 40 yata yung bottom mo, no? Ah, kakabitan na natin ng stand. Naikabit na natin yung waist chute, base, tsaka motor. 51 lang sa akin, pare. Ayan po. 51, pare. Kailangan ganyan po yung process ng pag-assemble para hindi po kayo mahirapan.
tutornilyo na lang po natin yan dito. Ayan, wood screw. Ayan, i-align lang natin. Kailangan to, ito, tapat dito. Ayan. Tatapat nyo yan dyan. Tapos lagyan natin ng space dito kasi papasok natin yung belt dito. Ayan, tama na itong distance na to. Pinamartilyo natin yan kasi gawa ng matigis yung lamesa. Ayan. Saka natin iigpitan ng Phillips screw. Pati natin yan. Papantay natin yun dyan. Ayan. Sinusukat namin yan para pantay. Ano? Baguhin mo yung receiver ko. Makanya mo yung pag-over mo. Ali, ito, susukatin mo rin to, papantayin mo rin to. Tsaka to. Ayan, pantay na siya. Wood screw na lang natin. Ayan, sinusukat niya rin yan. Ako yung niigpitan niya na. Ayan ha. Bali, binaligtad na natin. Ayan. Kakabit na natin to. Alas 4 pa darating yung ilto. Pwede naman yung kubaw pre, ano, dalhin lang doon ah. Pwede mo dalhin na lang yung pre yung speed para hindi na po na pumunta ang kubaw? Oo. Kasi ko na lang sa motor, hulo lang naman eh. Huwag na lang yung pumunta ang kubaw kasi gagawa rin ang makina. Para diretso na. Ano, deliver? Hindi, siguro tayo yung na, ikabit na po natin yung waist chute. Ayan. Papatong na natin yung ulo ng makina. Bali, ito po may pin. Ito yung tinatawag nating rubber cushion. Dito yan. Ayan. Yung tatlong may pin na yan. Yan o. Diyan nakapwesto po yan. Tapos ito naman yung walang pin. Ayan. Tapos papatong na natin yung makina. Ayan na po yung makina natin, si Ruba. Ayan. Sasalpak lang po yan. Ayan o. Ayan, nakasalpak na siya. Okay na. Ayan, kakabit na lang natin yung belt. Ayan, yung belt. Ayan. Ngayon, maluwag ang belt natin. I-adjust natin yan. Ayan. Bali, ito po. Ito ang adjustment natin ng belt. Ayan na. Ayan, bababa lang natin yan para humigpit yung belt. Ayan. Oh, yan na lang bigay mo sa labang. Ayan po. Ayan. Yan po yung na-adjust ha. Pag maluwag o masikip ang belt natin, dyan po yung na-adjust yan. Tinataas baba lang po yan. Ayan. Ah, ito, kakabit na natin yung fitment rod. Ayan. Fitment rod yan. Di pa dadala daw sa customer ni Daniel. Ito mo. Ayan. Ito yung lock niyan. Yan lock. I-adjust natin yan kung saan tayo mas komportable. I-adjust mo na lang. Tapos igpitan na lang natin yan. Kasama mo na lang kuya. Binayari ko na. Tapos ito yung
Kaya na, kakabit natin. Dito natin yan nilalagay. Tapos kakabit natin dulo na ito. Ito yung dulo ng kadena. Papasok lang natin yan dyan. Tapos itong kadena. Dito lang yan dito. Saka may makukuha mo yung speed na gusto mo kung ano gano'ng kabilis. So medyo mabagal, pipinipindot lang. Nakaserbo na siya. Brian yun eh. Medyo kinakalaka lang. Medyo bakal linggo natin hindi nabibenta yun. Kaya ano? Si kanino yung ano? Alabang. Okay? Na yung kadena. Ito yung pangangat na pressure pot to. Ayan. Ano? Pag tinapakan mo yan, angat yung pressure put natin. Ito. Ayan, pressure put. Umangat yan. Ito. Para pag magsasalang ka ng tela. Ayan. Ayan, umangat siya. Ito yung pressure put. Tapos ito, ayan. Diyan natin tinatapakan yan. Diyan yung kinakabit. Tapos ito yung adjustment natin ng belt. Ayan. Pero yung kinakabit, boss, bali ito po, nakakabit na po yun, naka-install na yan. Yun yan po pag mag-assemble kayo ng makina. Yan po yung mga process. Bali yan po. Ngayon po, naka-assemble na yan. Yun yan po yung mga process natin ng pag-assemble. Kung may mga tanong po kayo, subscribe lang po kayo sa akin. Tapos tuturuan ko kayo. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow yung page natin. Salamat po. Bakit ito pa ganyan? Ano, sir?